Hello everyone! Welcome po sa video natin ngayon. Ako po ulit si Forex Coach Jonathan Liu. And actually, very interesting pag-usapan natin ngayon kasi ito po ang ating common types of analysis pagdating sa Forex trading. No? Actually, ma-apply mo din to for the other markets pero magkakaiba ng konti yan pagdating sa fundamentals. So I'll explain a little bit later. So, para dun sa mga bago pa lang sa trading, ang dami nating options kung paano natin i-analyze yung market. And normally, it gets us a little bit confused. Ano ba dapat yung unahin natin at para saan ba talaga yan? So, what we want to do in this video right now is to separate the three types of common analysis. No? So, marami kasing klase ng analysis. Pero commonly, ang madalas na ginagamit ay technical at fundamental. Tapos yung iba, sinasama din po yung sentiment. No? Dito kami sa PAFTI, sinasama po din talaga natin yung sentiment kasi para sa amin, napaka-importante po niyan. No? It is equally as important as the other ones. So, by the way, no, kung hindi pa kayo nakaka-like and subscribe no sa video natin at sa channel, please pa subscribe na lang po para makagawa pa tayo ng mga mas maraming videos po nito, no. Anyway, so let's jump into it, no. Ito po yung mga common types no ng analysis natin. So you have your technical, fundamental and sentiment analysis at i-differentiate lang natin sila, no. Unang-una, ang ating technical analysis, ito po yung pagtingin natin sa charts, no. So you're looking at charts, patterns and repetitions. So, dito binubuksan mo yung charting software mo. Kadalasan, no, if you're trading FX, ang gamit natin MetaTrader 4 or MetaTrader 5. So, dyan po natin tinitingnan yung ating yung galaw no ng ating market. So, for example, you're seeing that the market is going upwards. Nakikita mo sa charts, no, it's already trending up, down, up, down, up, down. May nakikita ka mga candlestick patterns like a double top, double bottom, channel, no, yung mga ganyan. Those are all technical analysis. Even yung ating mga indicators na yung mga technical indicators natin kagaya ng RSI, MACD, moving averages, Bollinger Bands, lahat po yan, pasok yan under technical analysis. Okay? So, for technical analysts, tinitignan po nila, generally, di ba, kung saan papunta yung market, when is the best time to buy, when is the best time to sell, no, saan yung best time para i-take yung profit, i-cut yung losses. So, it's more of where will we enter and exit the market. Okay? So, yan ang focus talaga ng technical analysis. Okay? Now, a lot of traders would normally ask, Coach, pwede ba akong kumita kung pure technical lang yung gamit ko? Yes, pwede. No, personally, I was a pure technical analyst before and I was a technical trader. Okay naman. Kumikita naman, no? But nung dinagdagan ko na ng mga ibang klase ng analysis, mas dumali para sa akin. Okay? So, there are a lot of traders out there who do purely technical and that's fine, no? If you want to do that, that's okay. Walang problema doon, no? But personally, I do prefer na kasama din yung ating fundamental at sentiment analysis. So, let's jump to fundamental analysis. Ano ba yan? Ang fundamental analysis naman po, ito yung pagbasa natin ng macroeconomic data, no? So, you're looking at yung mga GDP, interest rates, no? Yung ating mga inflation, tinitingnan mo yung galaw ng Federal Reserve, no? Magtataas pa sila, magbaba ng interest rates. So, those are all macroeconomic data, no? So, tinitingnan mo, healthy ba yung economy ngayon? Kamusta yung kanilang inflation rate? Kamusta yung kanilang GDP? Kamusta yung kanilang money supply, no? Masyadong marami, masyadong konti. Yan ang idea natin, no, with fundamental analysis. So, let me just show you both, no, the difference between technical and fundamental. Tignan natin yung charts, tignan din natin yung macroeconomic data. Okay? So, give me a moment, no, to open all of that. Ayan. So, ito po muna yung technical natin, no? So, for example, balik tayo sa technical natin. Ayan. So, you have here your charts, for example, let's pull out Euro-USD, okay? And, you know, let's try to make a quick technical analysis on this one, okay? Clear lang natin ng konti yung, ano, yung ating charts para malinis po nating makita. Ayan, so for example, you can see that the market right now is steadily going down, no? You can make a trend line, okay? And so far, it's making some sort of a channel, okay? So, tuloy-tuloy siyang pababa, no? And until such time na, ayan, sabihin natin, ma-break niya
yung market paakyat dito, no, it goes up there, then there might be a change in trend already. Pwede mo samahan ng mga ibang technical indicators like the RSI. Ayan, so makikita nyo po dito, ito yung ating RSI ngayon. Akit natin ang konti, no, so that you can see. Ayan, so right now, it is trading above 50. That tells you that there is some sort of momentum to the upside. Silipin natin kung ano mangyari sa kanya, no? So that is, you know, technical analysis. So you're looking at points of entry. So in this case, ang point of entry natin would be if the market breaks above this trend line, no? So that shows us that the market is already going upwards, no? So marami ka pa pwedeng dagdag dyan, no? So we just, you know, kind of made a very rough estimate on that. Okay. Ngayon, tignan naman natin ang fundamental analysis. Ayan. So, if we're looking at fundamental analysis, here's a good example of that, no? Sabihin natin, tinitignan natin yung US, no? And right now, if you're looking at their statistics, by the way, you can Google this, ah. Public data naman to. Kunwari, ito, gamit natin ngayon, trading economics. Ah, kompleto naman yan, eh. So, sabihin natin, you're looking at the US, makikita nyo po, yung kanilang unemployment rate ay 3.6%. So, it's below 5%. That's fine, no? Okay yan. Interest rate nila, nagtataas sila ngayon, eh. 0.5, nagiging 1, no? But, and their inflation rate is very high. No, mataas na mataas po. It's around 8.3%, which is not good at all, no? And you can actually check the other data that we have here. Kasi normally, ang fundamental analysis, konti lang naman importante dyan, eh, no? GDP, inflation, employment, yan yung mga kadalasang mabibigat, eh. Okay? So, for example, check natin yung GDP, no? Annual growth rate. Ayan. So, makikita nyo po. Alright. So, GDP right now, annual growth rate is around 3.5%. Okay? So, kung ikukumpara nyo po dun sa inflation na 8%, di ba? Parang mahapde, eh. So, kulang na kulang yung growth nila, no? Compared to inflation. So, they have a problem with their economy right now. Okay? So, yan ang ano natin, yan ang ating fundamental analysis. Ngayon, alam kong hindi natin masyado nilaliman, no, yung discussion, but we do have you know, a completely separate video series with that, no, nandyan sa website naman natin ng pafty.ph. Okay? You can find it here. Ayan, no? So, Pafty Academy, punta kayo sa fundamental and sentiment analysis. No? Andyan naman yan, no? The whole thing. Alright. Ano naman po ngayon yung ating sentiment analysis, no? So, yung sentiment analysis natin, ito naman po yung ating, hindi atin actually, but this is how the market perceives, no? Kung safe ba ngayon mag-invest or hindi masyado. Kasi, normally ang market po, by default, naka-risk on yan. Okay, so, pag ganun, very confident yung mga investors at saka market participants na maglagay ng pera, no, doon sa stock market, doon sa ating mga commodity currencies, normally yun yung maakyat, no? So, okay silang mag-take ng risk kasi relatively conducive yung market ngayon for riskier assets. Okay? So, gusto nila ng mataas na returns ngayon. And then, there are also times when the market is currently at a risk-off phase, no? Ito naman po yung kapag very apprehensive yung mga investors, medyo takot, no? Masyadong mataas yung uncertainty, kanwari may gera or masyadong magulo yung ekonomiya, no? Hindi masyadong safe maglagay. And with that, the money normally moves to safer havens, no? Pupunta yan sa US dollar, Swiss francs, Japanese yen, gold, bond market, diyan naman pupunta yung pera, no? So yan ang ating sentiment analysis. Ito medyo tricky kasi ang tinitingnan natin dito ay yung mga surveys, no, like yung PMI data. Tinitignan mo yung speech ng central banks, no? Tinitignan natin kung ano yung magiging move nila in the future so that we can trade going towards that way. So, if you were to differentiate yung sentiment at saka yung fundamental analysis, ito talaga yung actual data, no, na lumalabas, no? Kanwari, inflation 8.3, GDP is 3.something%, no? Unemployment 3.5%, okay? Tapos yung Federal Reserve, no, sabihin natin talagang ang interest rate nila ngayon ay 1%, no, nagtaas sila recently ng 0.5. Yan ang fundamental analysis, no. Ang sentiment naman, ito yung pakiramdam ng market. So sabihin natin yung inflation, 'di ba? Yung nakita natin kanina is 8.3%. Biglang yung susunod na inflation, masyadong mataas ulit, no, naging 8.5, makiyat. Okay? Eh syempre hindi gusto ng market 'yun. So maaga pa lang, ina-anticipate na agad ng market kung anong magiging move ng central bank.
Okay? So sasabihin natin diyan, uy, masyadong mataas ang inflation, the central bank has to be very aggressive with their tightening policies. So sabihin natin, magtataas sila ng interest rate. Hindi lang 0.5, baka magtaas sila ng 0.75, mataas na mataas, no? Para talagang masuppress yung inflation. So, yun ang sentiment analysis. Hindi pa lumalabas yung data, no, na maglalabas sila ng 0.5% increase or whatever. Pero maaga pa lang, na-anticipate na ng market that that is what they will do. Okay? Yun yung mangyayari. So, yan ang sentiment analysis. How the market perceives the current market. Okay? Even though hindi pa nag-change yung fundamental data, maaga pa lang, tinatansya na siya. So, it's very important to understand what is currently happening in the market right now, what's important, para pag lumabas yung mga data na yan, pwede natin matansya, maaga pa lang. Okay? So, don't worry, in this video, hindi naman natin pinag-usapan kung paano natin matansya yan or everything. Again, that can be found dun sa ating fundamental analysis portion. Okay? So, hopefully, when you tie them all together, no, meron ka ng unang-una fundamental analysis, you have a macro view of what's happening to their economy, no? Okay ba yung takbo ng economy nila? May problema ba, no? So makikita mo na kagad kung saan generally papunta yung pera nila, no? Is it going up? Is it going down? And then from there, no, tansyahin mo, ano ba yung sentiment analysis natin ngayon? Is it risk on? Is it risk off? What's happening in the world right now? What's happening to the economy? Saan ba papunta yung pera, no? Risk off assets or risk on assets, no? From there, pag alam mo na kung anong gusto mong bilhin, gusto mong ibenta, saka tayo papasok sa technical analysis natin, no? Okay, sabihin natin, based on everything that has happened, I want to buy the Australian dollar against the US dollar, no? Buy tayo ng AUD/USD kasi sabihin natin risk on yung market, no? Tapos fundamental data dictates that the Australian dollar is or the Australian economy is doing very well, okay sila lahat, no? So, we will now try to find some technical entries, no? If we're going to buy AUD/USD, saan ako papasok, no? Saan tayo magbabuy? So, diyan papasok yung technical analysis. And those are the three types of analysis, no, that are commonly used in the market. And I believe that those three types of analysis answer different questions. So, hindi sila dapat pinag-aaway, no? Kasi yung mga iba, dapat pure technical ka lang, no? Wala namang kwenta yung fundamental at sentiment, no? Para sa akin, may use din lahat yan, no? Kasi kapag may fundamental at sentiment ka, alam mo na agad kung anong gusto mong bilhin at benta, hindi ka bulag na naghahanap sa mga charts, no? At ganoon din naman, kapag pure funda ka at sentiment, saan ka naman papasok sa market, no? Doon naman makakatulong yung ating technicals. Alright? So hopefully, nakatulong po yan sa ating trading, no? And you get to decide which of the analysis are you going to use or are you going to use all of them, okay? Don't worry, dito naman po sa Pafty, covered naman po natin lahat yan at sana matuto po tayo ng maayos, no? Paano natin gamitin yan, kumita po tayo ng maraming pera with that, no? So if you want to join us also dito sa ating Discord group, you can always go to our website, andun po yung detalye kung paano. Libre lang naman yon. All you need to have is a live account with us. And pag funded na po yung account, you can easily join our Discord group at nandun po yung ating mga discussions. Okay? At yun, no? If you have any questions there, you can ask. So anyway, thank you everyone. Don't forget to like our video today and subscribe sa ating channel para po makagawa pa tayo ng maraming mga ganito. Anyway, thank you so much and I will see you guys on our next video. Bye-bye.